isa ng saging, ha? Alam ko, paborito niya yung saba kasi matigas. Pero, pag sinabi din... Marhaba! Habibi! Wajid Shukran! Habibi! Yala! Taal! Habibi! Arabic! Yes! Hello na mga kacharot! Kamusta po ang lahat? Nagbabalik po ang inyong batang Saudi. Yesterday once more, ganon! So dapat, lagi tayong masaya. Lagi kong sinasabi, good vibes lang. Mawasan ang pag-isip. May mga problema. Maraming solusyon. Huwag kong isip ng pangalawang problema. Kasi kung isip ka yan, lalo kang tsa-tsaka. Ganon! Mga kacharot, napansin nyo naman, unang salita, unang buga ko pa lang ng bibig ko is Arabic na. Ngayong araw na to, ang content natin ay tuturuan ko kayo how to speak language ng Arabic. Wikang Arabic. Since ako ay nandito sa bansang Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, gitnang silangan. Since ako ay nagbablog, minsan nasa kaya ako ng taxi, minsan nabila ako ng pagkain, minsan kausap ko yung mga katrabaho ko ay Arabic words. So minsan may nagchat sa akin, isa ko malapit na kaibigan ay nagsuggest sa akin kasi minsan tulad mo baka ikay nawawala sa aking pagsasalita. Kasi hindi ko maiiwasang hindi ako magsasalita ng wikang Arabic. So ngayon itong content na to ay isang napakaganda, lalo-lalo na para sa mga may mga balak na kababayan natin. Kung ikaw man ay may balak na pumunta dito sa Middle East, kung kapatid mo man, pinsan mo, jowa mo, asawa mo, isa tong malaking tulong at sana makatulong din sa iyo at sa inyo ang pagsasalita ng wikang Arabic. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ako po ay nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. For your info guys, mga kacharot, ang wikang Arabic ay hindi po pare-parehas. Kasi, ako po ay nagpunta sa bansang Morocco, which is Casablanca, Africa, North Africa. Yung bansang yon is half French and half Arabic. Pero ang salita ng wikang Arabic doon ay hindi katulad ng Arabic dito sa Saudi Arabia. Since ako ay nandito sa Saudi Arabia, yun ang ituturo ko sa inyo. Okay mga kacharot, dahil marami, ako'y pinasusulat ko, so ako lang nakakaintindi nito. Ako hindi magaling magsulat, pero kung ako magbabasa, syempre, malalaman ko to, maintindihan ko. So ang ituturo ko sa inyo ay mga ilan lang na palaging sinasabi at lagi mong ginagamit yung salitang ito sa pang-araw-araw mo dito sa Saudi Arabia. Lalo-lalo na sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga sa lugar, sa bahay, I'm sorry. Yung tinatawag na DH, domestic helper. Okay? Ako, kaya ako natuto mga kacharot, nung unang dating ko dito, kwento ko lang. Siyempre natatakot ako. Ang liit-liit ko noon, ang payat-payat ko noon. Tapos, sa totoong buhay, hindi ako fluent sa English. May alam ako, pero minsan nga, mali-mali pa English ko eh. Eh, lalo na kung yung salitang Arabic, eh, ako'y uula-ulaga, diga? Paano ko natuto? Siguro mga kacharot, natuto ko ng salitang wikang Arabic, siguro 5 months na ako nasa Saudi Arabia. Nung unang araw ko, unang linggo, pangalawang linggo, parang ulaga, basta ko ganoon. Eh ako'y nagtatrabaho sa mga mall, sa shop floor. Siyempre, may mga customer na sasabihin, Kam hada, yala, taal, habibi. Ay, hindi ko alam yon. Hada, alam ko lang hada, yung bubuking sa Pinas. Charo. Since ako'y makwela, ang ating pag-uusapan ay masyadong seryoso, yes, pero lalagyan natin ng konting anik-anik, konting biro, keme, effect, ganar, para hindi man boring. Kasi ang gusto ko sa aking vlog na to, kailangan tayo masaya. Kasi yung pagtawa, iba-iba yung nakakatawa, di ka? So, mahaba na ang chika, masyado akong madaldal, shootang in a mess. So, umpisa na natin. So, ito ay, ito lagi ang sinasabi, kung ikaw ay nasa employer, kausap mo, papasok ka sa amo. Number one, Assalamualaikum. Ay, siya nga pala, mga kacharot, actually, katapos ko lang maglabas sa katsakitang katawan ko. Iba talaga pag wala ng jowa, no? Pag wala ng jowa. Ang pasensya na kayo sa likod ko, ano yun ang mga damit ko, mga tubal ko, katatapos ko lang maglaba. Ngayong oras na to is alas 7. So, pasensya na yung background ko, masyadong madumi.
Number one, assalamualaikum. Pag yan ay sinabi ng iyong amo or employer, yes, katrabaho mo, sa salita natin yan is, peace be with you. Yes. Assalamualaikum. Pag sinabihan ka ng assalamualaikum, ano sasagot mo? Walaikum salam. Walaikum salam. Hindi yung malay ko sa'yo. Kasi karamihan dito ginagawang biro. Assalamualaikum, habibi. Malay ko sa'yo. Charot. Assalamualaikum. Peace be with you. Ganon. Ang sasagot mo sa kanya ay, walaikum salam. Peace be with you also. Ganon. So, minututunan ka ha. So, ikaw dapat mag-take down notes ka o, para tayo nagmo-module. Next, sa mga greetings muna tayo. Pag sinabing marhaba, marhaba, ibig sabihin yan, hello. Kamusta? Hello. Kamusta? Marhaba. Yes. Pag sinabi sa sentence na marhaba LP, hello LP, kasi LP po ang pangalan. Next, kapag ikaw ay sinabihan ng kef halik, hindi halik ka, yung kikis ka, hindi, kef halik, how are you? Kamusta ka? Kef halik, Alfie? Ano yung sasagot mo? Tamam. Tamam. Next. Tamam. Kwayis. Ibig sabihin, good. Tamam. Hindi damam, ha? Yung damam, salita yung province, isang city yun dito sa Saudi Arabia, kumbaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Jeddah, Riyadh, damam. Ganon. Ang salitang tamam, which is good. Kwayis. Kafalik, Alfie. Ana tamam. Ako'y good. Ako'y maayos. Okay? Next. Siyempre, ang iyong mga katrabaho, mga amo mo, pag umaga, pagpapasok ka, sasabihin sa'yo, Saba Al-Khair. Saba Al-Khair. Hindi saba ng saging, ha? Alam ko, paborito niya yung saba kasi matigas. Pero, pag sinabi dito sa Saudi Arabia, Saba Al-Khair, ibig sabihin, magandang umaga. Yes. Magandang umaga. Which is, good morning. Ano sasagot mo? Masa Al-Khair. Good morning to you. Masa Al-Khair. Good morning. Eh, paano naman pag afternoon? LP, Saba Al-Nur. Saba Al-Nur. Ang daming saba, no? Ang tigas ng mga saba na to. Sarap pag nilupak. Nakakamis ang nilupak. Ang sasagot mo, syempre, Masa Al-Nur. Magandang hapon din. Good afternoon too. Masa Al-Nur. Yes. E paano naman yung pagtutulog ka na? So, good night. Tisba Al-Khair. Tisba Al-Khair. Good night. Okay? Natutunan ka ha. Next. Sa-a-kam. Laki na pang nangako. Maganda yun, di ba? Feeling singer. Di ba mga singer, malalakang bibig? Ako naman, iba ang aking microphone na, minamay. Charot! Sa-a-kam. Sa-a-kam. Ibig sabihin, time. So, gagamitin natin sa sentence para mas maintindihan nyo. LP, sam ka ah? Sa-a-kam? Sam ka ah, Malish? Ay, sorry. Ang Malish ay sorry. Sa-a-kam, LP. Sa-a-kam. Ibig sabihin, time. Anong oras na? Ganon. So ngayon, tapos tayo sa greetings, di ba? Pupunta naman tayo sa pag tinuro ikaw, Kef Halik, di ba? Ang sasagot mo ay, how are you? Ana? Ana is ako. Ana, ako. You, Ana. Next, Inti. Pag sinabing Inti, sa babae yun. Pag sinabing Inta, sa lalaki yun. Inta is ikaw. Kung ikaw, nakikinig kang babae ka, ang wikang Arabic sa'yo is inti. Inti. Kapag lalaki, inta. Okay? Next. Hadi. Pag sinabing hadi, ito. Ito. Pag sinabing hada, hindi yung hada na bubuking ka, ha? Hada. Pag sinabing yun. Gamitin natin sa sentence. Eshada. Ano yun? Eshadi.
ano yan. Okay? Next. Sawi. Sawi. S-A-W-W-Y. Sawi. Ibig sabihin, gawa. Sa sentence, ish inta sawi? Ish inta sawi? Ano ang ginagawa? Ish inta sawi? Ano ang ginagawa? Next, kulu. K-U-L-L-O. Kulu. Ibig sabihin, lahat. Lahat. All. All. Sa sentence, LP, yala taal, jibhada kulu. Yala, LP, taal, jibhada kulu. Ibigay mo yan lahat. Lahat kulu. Next, kulu tamam. Kulu tamam. Ibig sabihin ng kulo, lahat. Pag sinabing tamam, good. LP, halimbawa may kausap ka lang sa amo mo. LP Kefalik, anak ko yes? Intawen, asan ako? Ano mo jud hena? Kulo, kulo tamam? Kulo good. Yes, kulo good. Lahat. Ganon. Next, syempre, tapos na tayo sa mga ikaw, ako, yun, ito. So, pupunta tayo kapag kakain na sa umaga. Ito yung mga basic lang ha. Akil. Akil. Yala akil, yala akil. Ibig sabihin food. Akil, kakain. Next, breakfast. Futur. Futur. Ibig sabihin breakfast, almusal. Sa sentence, LP, intasawi futur? Intasawi futur? Ibig sabihin, kumain ka na ba ng breakfast? Next, lunch. Ano sa Arabic ang salitang lunch? Gada. Gada. G-H-A-D-A. Gada. Okay? Next, dinner. Lalo-lalo na sa mga kababayan natin katulong sa bahay. Lagi itong sinasabi. Sawa-sawa akil dinner. Asha. Asha. Okay? Next, kalas. Lagi itong sinasabi ng mga Arabo dito. Kahit yung mga hindi Arabo. Inta kalas, tapos ka na? EG kalas. Malapit nang matapos. Ang bagay. Sorry po. Kalas, finish. Yes. Next, imsi. Go. Halimbawa sa sentence, pag sinabi sa Arabic, mudir, ana ro. Mudir is amo. Ana, ako, ro, aalis. Pag sinabi ng amo mo, imshi, go. Mudir, ana ro. Boss, uwi na ako. Go. Ganon. Yala. Lagi mo ito makikinig, maririnig dito. Yala, ibig sabihin, let's. Pag sinabing yala, imshi, let's go. Ganon. Next, ano ang Arabic sa batang lalaki? Walad. Walad. E paano pag batang babae? Bint. Bint. Paano ang Arabic sa lalaki? Paborito mo to lalaki. Rijal. 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 Lalaki. Kapag babae naman, salitang Arabic is hurma. Hurma. Ibig sabihin, lady. Pag sinabing sanggol, baby, atfal. Atfal. Yes. Next, paano pag gwapong lalaki? Jamil, Rijal. Rijal. Rijal, lalaki, gwapo, Jamil. Pag maganda, Jamila. Jamila. Magandang babae. Punta naman tayo sa bahay, lalo-lalo na to sa mga domestic helper nating mga kababayan. Nagtatrabaho sa bahay. Ang Arabic sa bahay ay bite. Bite. Yes. Banyo, kasilyas. Anong Arabic doon? Hammam. Sa sentence, pag sinabi ng amo mo, intawen, asan ka? Anahina hammam. Andito ako sa banyo. Ish sawi? Anong ginagawa? Ana sawi clean. Naglilinis. Ako'y naglilinis. Matbak.
ibig sabihin kusina, magbak, room, ito kwarto, ang tawag dyan ay gurpa. Gurpa, pag tinanong ka ng amo mo, intawen, asang ka? Intawen, anahina gurpa. Ana, ako, hina, dito, room, gurpa. Ana, hina, gurpa. Sleep, anong Arabic sa sleep? No. Paboritong paborito to ng mga maladrama natin mga kababayan. Pag pinagka-cancel day off. Pangalan ko, LP, Yala, Talhena, Pishukul. Ibig sabihin, Al Yala, LP, punta ka dito. Maraming trabaho. Malish, Ananom. Malakas pa naman sa kalabaw. Ananom, ako'y natutulog. Taban, ibig sabihin, taban, pagod. Ana, taban, Ananom. Ganon. Parang ka magdrama, ha? Next. Gasil. Gasil. Ibig sabihin, wash. Hugas. Maghugas ka na. O anong gusto mong hugasan? Hugasan mo na. Next. Tartib. Tartib. Ibig sabihin, arrange. Paborito ko itong sabihin sa mga tao kasi nagkatrabaho ko sa visual. Yala, Taal! Sa waiter tip! Yala, punta kayo dito. Let's go! Sa waiter tip, arrange nyo to lahat. Ganon! Wadi! Wadi! Paborito to ng mga kababayan natin lalo na pag-araw ng sahod. Padala! Wadi! Intawin, LP! Asan ka? Ano wadi pulus? Papadala ko ng pera. Wadi. Pulos is pera. So yan mga kacharot. So may natutunan kayo. Kung gusto nyo pang may malaman sa akin na wikang Arabic, mag-comment lang po kayo dito at gagawa po ako ng part 2 para po sa inyo. Kasi itong mga pinagsasabi ko sa inyo ay ito'y mga basic lang. Kasarap matuto ng wikang Arabic. Alam nyo kung bakit? Una, ako natuto talaga ako kasi nagte-take down notes ako. Kasi kung hindi ka magte-take down notes, ay hindi mo matutunan. At saka iba't ibang lahi ang mga nakakatrabaho ko. Since ako ay nagtatrabaho sa isang fashion retail, tapos hindi ko maiiwasan na hindi pwedeng kausapin sila kasi minsan nagmi-meeting din po ako. Ako nagpapa-meeting sa mga tao ko ay hindi sila marunong magsalita ng Arabic. Actually, hindi na ako minsan nakakapagsalita ng wikang English dito. Kasi karamihan ng aking mga katrabaho ng mga visual ay more on Arabic words. So ako naman, marunong naman po ako magsalita ng Arabic. Kaya isa itong malaking weapon kung ikaw ay nasa Saudi Arabia at hindi ka maloloko ng mga ibang lahi dito. Dahil marunong ka mag-Arabic. Kasi kung uula-ulaga, syusyunga-syunga, tapos nakamiti ka pa. Kasi minumura ka na pala, ngiti-ngiti ka pa. Ganon! So, kung ikaw may balak magpunta dito sa Saudi Arabia, ay napaka-swerte mo. Pag ikinatanggap at magkatrabaho ka, hindi ka lang kikita ng maraming pera, makakapag-ipon, marami ka pang matututunan. Diba ang sabi ko nga araw-araw, every day is a learning day. Yes. Kapag gusto mo, makukuha mo. Kasi gusto mo. Correct? Yan. Yan lang po ang ating content today. Tinuro ako kayo ng wikang Arabic at see you on next vlog. Ulitin ko, like, comment, share. Please, huwag kakalimutan. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na. Okay mga